Hey yo, what's up everyone? So this is Kenneth Gilasio and welcome to my YouTube channel. And for today's my vlog everyone, so mga ka-team kababa, ito na nga po ang pinakahihintay natin ng mga tanong na pinost ko nga sa Facebook ko. At ito yung tinatawag natin Q&A Challenge. Ito na yung mga ask me anything na gusto ninyong malaman about sa akin. Gusto ninyong makakuha ng tips as a vlogger. Mga baguhan, actually baguhan pa lang din ako. This year lang din ako nag-start. Pero as of now, maganda naman yung nagiging process ng YouTube ko. At marami-marami sa inyo. Marami-marami salamat sa inyo. Siyempre mga ka-team kababa. And for today's my vlog, ito na nga po yung mga katanungan na ibinigay ninyo sa akin. Recently lang na nag-post ako sa Facebook ko about Q&A challenge na pwede nyo itanong kahit na ano at sasagutin ko yan, syempre. At syempre, shoutout din tayo sa mga sumusuporta din sa akin sa YouTube ko dahil sa pag-vlog ko. Actually, recently lang din na may nakasalubong ako isang tao. Ang pangalan din? Ayun, si Lynn. Nakasalubong si Lynn. I don't know her and di ko siya close or di ko siya kakilala talaga. And nagulat na lang ako nung nakasalubong niya ako, nakasalubong ko rin siya, pero hindi ko siya kilala talaga. Ayun, so sinabihan niya lang ako na, uy, di ba vlogger ka, ganyan. So syempre ako naman, naging masaya din naman. Speechless ako actually, na hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko about sa kanya. I mean, hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa mga binabato niyang compliment sa akin. Ayun, so marami salamat sa'yo, Ate Lynn, dahil hindi man ako yung sikat or famous na vlogger na katulad ng mga influencer natin ngayon na mga vlogger. Syempre, di ba? Mas masaya din naman yung kahit baguhan ka pa lang may sumusuporta rin sa'yo at nakikilala ka na rin. So marami salamat po. And ito na nga, so umpisa na natin kung ano yung mga katanungan na ibinigay ninyo sa akin guys. So okay, so shout out to Ivy Yona Anon. Ito yung katanungan ni Ate Ivy Yona. Sino mga vlogger ang gusto mong makakulab? Give 3 and why. Para sa akin, yung mga vlogger na gusto kong makakulab, first of all, naging inspiration talaga siya. First time ko rin talaga siya mapanood before noon, hindi pa ako nag-start ng vlog. That was Lloyd Cadena. Talagang iba yung binibigay niya sa tao actually. Hindi man siya yung nakakahakot ng mga subscribers, pero yung kasayahan na nabibigay niya actually ng BNT din na naging kakolab niya din. Yung naging kakolab niya rin yung mga BNT. Oo, tama. Yan, yung mga naging kakulab niya yung BNT, lalo silang nagkaroon ng malaking pamilya as a vlogger. Talagang iba yung nagiging hatid nilang kasiyahan sa mga manonood nila. So, next yung Jamil. Kasi, yung Jamil naman, before, hindi ko gusto talaga yung nagiging takbo ng nila. Kasi parang nandito yung yabang, ganun. Pero, kung makapansin mo kasi, sila yung tipo ng couple vlogger na talagang masasabi mong, inspiration. Makakapagbigay sila ng inspiration. Dahil di naman yung Jamil ngayon na napakalaki ng pinagbago. Alam mo yun, kaka-upload lang nila ng vlog nila, pero umaabot na agad ng 100 views, million views agad in just 1 hour, ganun, 2 hours. Talagang ibang-iba yung nagiging hatid ng Jamil. At
iba rin yung hatid nila as couple kasi kahit sabihin mong gumagawa sila ng prank sa isa't isa pero alam mo yun, yung parang masasabi mong hindi sila yung couple na darating sa hiwalayan ng yung talagang ano talaga, hiwalay talaga. Parang yung nagiging ano na nila is prank-prank lang, prank tang hiwalayan nila, prank tang may babae si ano, si Jizam, ganyan-ganyan. So, ayun, talagang nagustuhan ko rin talaga ang Jamil kasi ano eh, napakalaking inspiration yun lahat sa mga baguhan pa lang dahil di naman ngayon nakapagpatay na sila ng malaking bahay. Mansion na yun, actually, hindi na bahay. Mansion na yun. Naman, Nianya and Rans. Yun, ano, yung two siblings, tapos dagdag mo pa yung cute nilang, ano, siblings si, ano, si Natalia. Talagang, ano eh, ano yun, yung ang cute talaga ng family nila eh, kasi, di ba, mula kay Rans, mula kay sa babae, sa kapatid, kay Nianya, talagang iba yung good vibes eh. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng good vibes ng magkakapatid. Tapos dagdag mo pa si Natalia. Talaga, ang cute. Tapos lalo ng pinakang paborito ko sa pinapanood yung vlog nila, yung dance cover nila. Kasi mahilig akong sumayaw, dancer ako before, I have group, and namimiss ko na rin actually, namimiss ko na rin talaga mag-perform with a group, pero kasi ngayon is sumasayaw na lang ako as a solo dancer, then nagtuturo din ako sa mga schools and events actually, and ayun, so ang ganda ng ano, ang ganda ng concept ng Rans and Nianya, tapos dagdag mo pa si Natalia kasi may dance cover sila na panood kong ang cute talaga sa mga ni Natalia. At masasabi mo sa pamilya nila parang ando doon na yung package. All package ando doon na. And shout out to Senorito Samshan. Ito yung tanong niya, bakit mo naisipang mag-vlog? Actually, naisipan ko mag-vlog that was before pa lang talaga. Last year yata. Talaga naging plano ko na mag-start ng vlog pero sa sobrang hiya ko parang I don't have confidence like 100%. I have confidence siguro mga 25% lang ay kasi I can't believe na magagawa ko yung isang bagay kahit alam mo yun pag ano nandiyan yung bashers nandiyan yung maraming masasabihin yung mga tao like diba parang okay, parang that may itsura ka lang kapag nag-vlog ka as a vlogger para at least makilala ng maraming tao. Pero para sa akin kasi nung nag-start ako this year, that was January. Pagpasok ng January, doon ako nag-start mag-vlog with my friends. And sabi ko, okay lang na nandiyan yung mga bashers. Okay lang marami silang masabi. Basta ako, nandun yung ano ko, passion ko as a vlogger. Ano dun yung passion ko makapagbigay na kasi sa maraming manonood ng mga vlog na ginagawa ko. Shoutout to Jaya Gaida Capiles. Anong hayop pinakakatakutan mo? Pinakatakutan? Actually, ahas eh. Ahas? Oo. Kasi, like that was before, nasa province ako, hindi ko talaga maiisip ko ano yung mga gawa ko. yung tipong, kasi ano yun eh, gubat siya actually. Then, may puno dito sa parang, halimbawa, ito kinakatayuan ko, tapos yung puno nandito lang. Then, parang, yung puno na yan, may nakasamit na ahas. And kulay green pa siya actually. Tapos may kasama ko, yung pinsan ko, tapos yung mga kaibigan namin. Then, talagang ano, tumakbo talaga kami. Pero medyo lumapit pa kami ah. Tapos binabatan namin yung ano, yung sanga na pinakapitan ng ahas. Kasi
parang mahulog or something, pero hindi eh. Like, diba, baka kasi, may sinasabi tayo, may sinasabi rin yung iba na lumilipad din yung ahas. So, kaya na, yun yung ano, yun yung talagang pinakakatakutan ko. Talagang okay lang na may daga, ipis, ganyan. Pero yung ahas, bakay kamatay ko. Bakay kamatay ko. Shoutout to Jelay Cruz. Nabusted ka na ba? Kung oo, ilang beses? Nabusted na ba? Guwapo. Nabusted na ba daw ako? Parang hindi pa. Guwapo. Parang hindi pa talaga. Hindi pa, actually, hindi pa. Hindi ako ano eh, hindi ako ideal man, hindi ako ideal person na magugustuhan ng babae. Wala sa itsura yung nahanap nila sa akin. Wala rin sa standard nila na ay, hindi ko siya kapo eh. Ay, mahaba yung baba niya, ganyan. I don't care. I don't care to that person na nagsasabi ng mga ganang bagay sa akin. Pero kasi, marami rin naman babae. Wow. Marami din naman babae na nagkakagusto din sa akin. Guwapo. Hindi sa pagmamayabang. I would like to share to everyone kung ano talaga yung totoo. Na marami rin lumalapit sa akin babae na hindi naman itsura yung nagustuhan nila sa akin, kundi yung ugali ko. Kung paano ako makibagay or makipag-usap sa kanila, maka-influence sa kanila, ganyan. So, wala sa akin yung problema as a person na ideal man ako nagdating sa ugali, pero yung mga sa looks, ganyan. Okay, so back off ako sa ganun bagay. And wala akong pakialam sa ganun. Wala talagang pakialam. Basta ako, kung ano ako, at kung ano yung ano ng iba. Okay lang. Pero actually, sa totoo lang, ghosting parang isang beses, ganyan. Pero hindi yung ghosting na talaga until now, hindi, wala kaming usapan. Walang convo. Pero the way kasi nung nagchat siya, so ako, nagre-reply naman ako, syempre nakakaya din naman. Guwapo. Masaya naman yung love life. Actually, single, pero ang daming priority na dapat gawin mo na. Hindi kagaya before na talaga, alam mo na, nanda ka jowa. Shoutout to Annalyn Joanna. Nag-effort talaga ako pumunta sa page yung para makahanap ng questions. INC po kayo. Sa New Era kasi kayo pumapasok. Alam ko po di lahat INC doon, kaya nagtatanong po ako. Ang weird ng tao, di ba? Kung INC daw ba ako dahil sa New Era ako before nag-aaral? No, actually. Catholic ako. Roman Catholic ako. Pure Catholic. Never ako nag-convert sa ibang mga relihiyon. Actually, hindi lahat na nag-aaral sa New Era is INC. Karamihan lang talaga is INC. Pero, merong mga... Actually, di lang naman din mga Catholic yung nag-aaral doon eh. Meron din mga Muslim actually. May mga Muslim din. Kasi sa New Era, may katabi siyang Muslim compound. So, New Era, may kulyat. Sa kulyat, halos kalahatan is Catholic and Muslim. Pero kasi pagdating ng New Era is more on INC. Kasi pagpasok mo ng campus, mayroong elementary, high school, and college as pinakadulo ng campus. So, may field. And, kalahatan talaga INC na sa may loob mismo ng campus, sa may pinakadulo, sa may field, yung college. Pero pagdating ng elementary at saka high school, more on Catholic tsaka Muslim. Pero syempre may mga INC pa rin. Yun. So sa kaalaman ng iba, ang New Era po ay hindi lang more INC ang tinatanggap, kundi Catholic, Muslim ka man, Catholic ka man, or ano man yung ano mo. Basta masunod mo yung requirements na kailangan nila. Yun lang yun. Shoutout to
Rico Kamatoy. Ito yung tanong ni Rico. Anong pong inspiration niyo sa pag-vlog? Actually, kagaya nga kanina sa sinabi ko rin, inspiration ko sa pag-vlog, ito yung pagbibigay ng kasiyahan sa ibang tao. Hindi lang para sa akin. Alam mo yun, parang pag pinapanood ko na yung nagawa ko natapos kine-editing ko, parang, okay, ang weird kong tao. Ang weird. Parang, bakit katawin sa camera eh. Bakit pala. Ayun, so, sa inspiration ko, adyan yung mga influencer vlogger natin, mga famous, sila Jamil, Lloyd Cadena, Ran Sintiana, actually marami pang iba, sila Kyo, sila, sino to? Si Bon, and napakarami guys. Shoutout to Julia Samson Sinlaw. May jowa ka na ba? Guwapo. Ayan, so guys, kagaya sinabi ko kanina, about to sa ano, wala pa namabas sa akin. Guwapo. And, as of now, wala akong jowa, actually. Single ako in 6 months na. Para ako nag-end doon na trabaho. Kasi ako guys, kung alam niyo lang talaga, before, after 6 months, nagkakajawa ako agad. Wala akong kahirap-hirap magkajawa. Wow. So, wala akong hirap magkajawa. Tapos, alam niyo, parang, hindi ko rin talaga malaman eh kung bakit. Then, after 6 months ulit, ayan, parang, after breakup, maghintay naman ako ng ilang buwan. 6 months din. Para at least talaga, medyo move on na rin actually. So, and, wala po akong jowa. And, kung na-ready naman po kayo, lumapit din sa akin, kausapin niyo ako. Guwapo. Kung gusto ninyong makilala ako, don't hesitate yourself na i-message ako agad. Ganun. Mabait po ako. Kahit sino ina-entertain ko, wala po akong pinipili. Shoutout to Sean Kenji. Anong grade mo na? As of now, first year college po dahil naabutan po ako ng senior high school, K-12 program. Shoutout to JD Citro. Sino ang nag-inspire sa'yo sa pag-vlog? Nag-inspire? Actually, wala. Parang wala nag-push sa akin na mag-vlog ako. Wala nag-inspire sa akin na, ay sige, mag-vlog ka na, ganyan na, di pa panoorin namin. Actually, wala. Kasi, sabi ko nga kanina na naging planado ko na rin talaga. That was before pa lang last year, dapat ako sisimula ako mag-vlog, pero this year lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-vlog. Yan po. So, this year lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob mag-vlog para at least, di ba, yung team makapagbigay man lang ako ng ato. Nakasiyahan din. And, maging memorable din naman sa akin to. Di ba, kahit yung team mong, ay, nakapag, ano pala ako, nakilala pala ako as a vlogger. Ganyan. So, parang, ayun, parang nakakatuwa lang din. Kasi syempre, hindi lang din ako yung nakapanood, hindi lang mga kaibigan ko yung nakapanood, hindi lang yung family member ko yung nakapanood, kundi marami rin tao. Maraming tao yung nakapanood. So, parang, ayun, parang, okay. Dito na nga po nagtatapos ang vlog natin ngayong araw guys. So maraming salamat po mga ka-team kababa. At ayun, so maraming salamat sa mga nagbigay din. Sa mga nagbigay din ng mga question nila para sa akin na talagang sinagot ko lahat. Kung ano yung mga katotohanan. Actually wala pa din yung kung ano pa yung iba na yan. Gusto pa magtanong actually wala pa doon. And yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana patuloy nyo pa rin ako supportahan sa pag-vlog ko. Actually, supportahan nyo rin ako sa mga susunod pang journey. Kasi ito, start pa lang to actually. Paano na lang kaya magpasok next year? Sana maging maganda yung pagpasok next year. Ang 2020,
at sana patuloy nyo pa rin ako supportahan. So, guys, marami salamat po. Talagang sobrang saya ko rin talaga na kahit maliit pa lang yung ano yung takbo para ng YouTube ko na nakikilala na rin ako as a vlogger. So marami salamat po sa inyo lahat. And shoutout din sa mga vlogger na mag-i-start pa lang at kaka-start pa lang din. So ayan, so good luck guys and keep it up your work as a vlogger. Sana katulad ko ma-reach nyo din kung ano yung requirements ni YouTube para sa inyo. Before tayo magtapos guys, so huwag nyo kakalimutan mag-subscribe dito at i-click nyo yung button na nasa gilid nyan ang bell kung saan para at least maging updated kayo agad-agad sa mga ina-upload kong vlog every week. So marami salamat guys. So this is Ken Galacio and welcome. Thank you. And this is Ken and G.